Magandang tanghali mga kasibak. Nandito na naman po tayo. I'm Kylie 155 and ang asawa ko si Momo. So, pasensya na po pala kung ang background natin ngayon is hindi sa kung saan mang lugar. Nandito po tayo ngayon sa aming munting kwarto. Hindi kami makagala ngayon dahil kamala mukha mo. Dahil bantay kami ng bahay ngayon. Hindi pumasok. Tumagtago ka nga! Ayan! Pasensya na kayo, maguli anak namin. Bago ang lahat, shoutout nga po pala kay Boss Jack ng MMVT Clothing sa aking jersey. Ako naman, siyempre shoutout sa Team Graffiti, shoutout sa lahat ng tropa, JCS Racing, shoutout kay Boss Tong and Boss King. Good luck nga pala sa inyo sa laban nyo bukas sa Clark sa IRGP. Sa mga tropa, supportahan yung JCS Redspeed.RS8. Ipapaitan nila ang gilas doon, lalo-lalo na sa mga riders nila. Good luck guys. Wish you all the best. And shoutouts pala sa lahat na si Bakerox ng Okada Crew. Mark Christian. Shoutouts din kay Kali GP. Sino ba? Mark FI. Shoutouts din kay Eric. Shoutouts sa lahat na si Bakerox, sa lahat na sumusuporta. Pagpasensya nyo na talaga, nandito kami sa loob ng bahay namin. Anyways, para saan ba tong vlog natin na to? Okay, so ganito guys. Sandali, bago ang lahat, shoutouts pala sa tropa namin, na galing pa ng Malaysia. At na ipagkita sa amin kagabi. Para magbigay ng isang foot peg at ng t-shirt niya. Yan, si Botak. Apatay. Shoutouts talaga, the best ka, boss. I know you can't understand Tagalog, but we really love your support, man. Really appreciate everything. Wish you all the best. Always try and safe, okay? Saka pala, guys, meron siya sinabi. Yun daw, Aerox nila sa Malaysia. All stop, ang pinalitan ng gilid. Ilan natakbo? 145. Ayos yun, grabe. Hindi ako naniniwala, pero tingnan natin. Ano natin yan, ha? Pero ang pasahin, kargado na yun, eh. Tapos na yung mga 63mm bore nila doon. Ang takbo ilan? 170? Ano yun? Ducati? O sige. Anyways. So, mag-start na tayo, guys. Itong video na to is usapang Kamote. Kamote Riders 2019 edition. Oh. Ano nga bang tinatawag na kamote? Okay. So, ganito kasi yan, guys. Alam naman natin na may iba't ibang klase ng kamote dito sa Pilipinas. Iba't ibang pangyayari, iba't ibang aksidente na nagdudulot ng hindi maganda, lalo-lalo na sa lansangan. Okay, so, sa pananaw na si Bakerox, andito yung top 10 natin. Okay? Anyway, bago pa lang lahat, sa lahat na nanonood ng vlog na to, pag natapos nyo itong vlog na to, may tanong kami. At kung sinong may pinakamagandang sagot sa tanong namin, eh, mamimigay kami ng ganitong cup libre. Isa lang ha, isa lang. Wala na kaming budget. Eh, tagirap na kami. Ayun. Sa top namin, ang unang-una sa top 10 is ang mga road rage. Kailangan ko pa mga explain kung ano yung road rage. Yan yung mga tipong nagmomotor na sila na nga nagisigit ng pingit. Pag sila yung nakasabit, sila pa yung galit. Sila pa yung galit. Naalala niyo yung ano? Naalala mo yung nagmumotor ang kaspa niya yung nanay niya? Oo. Yun ang maki siya, tapos biglang gumanan yung kamay. Ewan ko kung kamay ba ni Thanos yun at bigla siyang bumalik. Kaya yun, isa-isa malalaking example niyan. Yun nga, sa mga road rage. Hindi lang naman siya napu-fall under sa nakamotor eh. Ang dami, mas madami pa nga mga nakasasakyan. Kung, lalong-lalo yung mga bus driver. Madaming ganyan na bus driver. Oo. Buti pa ako mabait ako sa ganyan. Anyways, hindi na natin kailangan na-explain ng napakatagal yung road rage na yun. Intindi nyo naman na yan eh. Okay, so, ano yung number 2? Number 2 is yung mga sumbungero. Okay, sumbungero. Okay, number 1 example nito sa mga angkas rider. Marami kayong kabaro na sinusumbong ang kapwa nila. Hindi ko alam kung bakit. Parang ganito. Ang daming nasususpinde dahil maraming pabida, maraming pabibo. For example, may isang angkas rider na may angkas siya na nakatsinelas. Mm.
Ngayon, si Agas Rider na isang pabida, nakita, tinitsuran. Sinang kay Agas. Eh, disuspendido si ano, si tropa niya. Malamang. Hindi mo maintindihan kung anong gusto niyang mangyari. Imbis na magtulungan, ninahatak niyo papababa. Mga leche. Pangatlo, mga power tripper. Ay puta, marami akong gusto sabihin sa mga power tripper na yan. Sa Marila kayo maraming ganyan. Putang ina, hindi police, hindi otoridad, hindi nabigyan ng kahit anong kapangyarihan, nagsuot lang ng vest ng checkpoint na. Kaya nga, yun yung ang pangit. Alam mo yun, parang ibigay na natin yung mga, yung posisyon na yan, yung karapatan na yan sa mga may otoridad. Hindi sabihin na natin na nakikitulong ka, pero hindi eh, dinadag ang tawag sa'yo, kumbaga sa mga estudyante, sip-sip. Oo, sip-sip kayo! Ina! Ganun lang kasimple yun! Hindi, sa totoo lang, hindi ko mapagmamalaki kung ganun. Alam mo yun, parang, hindi ka feeling ano, feeling entitled ganap, ano, kasi gumagawa ka ng tama. Hindi, sip-sip ang tawag sa'yo, hayaan mo na yung mga, ano, mga otoridad ang gumawa nun. Hindi mo kailangan makisingit, nakikigulo ka lang eh. Oo nga, nakikigulo ka lang! Make Marilaki faster again! Apat, mga wannabe. Okay, so number 4, yung wannabe. Sila yung mga putang inang feeling Valentino Rossi sa daan. Naanda na lang naman eh Honda Wave. ano ka lang dyan guys, yung mga wannabe. Actually, yung mga wannabe tsaka yung mga power tripper, yung iba sa power tripper, pwede rin siya mag... Maging wannabe. Wannabe police! Yun, wannabe. Huli ng kusino-sino, di ba? Oo, tama yun. Yung tipong nagsuot ka lang ng vest, feeling mo Power Ranger ka na. si Bakerox. Putang na ba ang pagkakitari dyan. Number 5. Tinawag lang namin si Bakerox kasi baka ang dami na namang magalit sa akin. Bakit ka mo si Bakerox? Kung tutusin, napakadaming kamote cases na ang pagiging kamote ng isang naka-erox. Hindi lang sa pagpapatakbo, hindi lang sa pagpapatakbo sa kalsada, kundi sa ugali niya mismo, sa labas o sa loob man. Oo. Diba? Mm. Pero kasi, katulad na sinasabi nila, marami raw pula ang kamote. Pulang erox. Parang nangunguna si ano? Kalye GP. Ay! May spout na lang pula! Maka-R511 din yun! Anyways, so ganito na lang kasi guys, sa Aerox kasi, marami talaga naging issue. Hindi ko na kailangan banggitin since natapos na yung mga naging problema na yun. Pero kasi hindi tayo pwedeng magmalinis dito mga kapatid ha. Maraming naging kamote incidents in the past involving Aerox kaya hindi sila pwedeng mawala sa listahan. Okay, so moving forward. Mga pang-anim, mga airheads. Okay, so in short, airheads, ang laki ng ulo. Yung tipong nakasakay lang sa Raider, sa NMAX, sa Aerox, akala mo ang dala ay 1 billion worth na ng motor. Yeah, yung tipong kapag merong nakagit-gitan na maliit o mas pangit na motor sa kanya, mas low grade na motor sa kanya, kung mamaliit ng tao, akala mo siya na ang pinakamayaman. Sa tulad na sinabi namin, ang pagiging kamote, hindi lang nakikita sa lansangan. Nakikita rin to sa pagiging... pag-uugali. Tama ka dyan. Okay, so moving forward. Number 7. Iyakin. Yan, putang ina. Mga iyakin. Hindi lang sa kalsada, kundi sa social media. Alam mo yun, ang daming ganun eh. Yung mga tipong... nagasgasan ng unti yung motor nila. Hindi ba nga nababangga, umiiyak ba sa Facebook eh. Yung tipong ganito, naging biktima yung tropa namin kamote dyan na nakapulang Aerox din, na naka-HJC helmet. Pag-usama, bumangking sinoko sa Marilaki. Ngayon, nag-overshoot, nag-Japan-Japan. Ngayon, na nag-Japan-Japan siya, may nakapag-picture. Ngayon, wala naman siya na aksidente, wala kahit ano. Pero pinosa sa social media, nakamote. Bakit may pupost yun, pare? Para palabasin na ano, perfecto ka, fuck you! Meron pa, para sa akin, may iba pong definition ng iyakin. Alam mo yung, ang yayabang sa group chat, di ba? Ang yayabang sa group chat ng kung anumang grupo yan,
hindi naman kayang panindigan sa harapan. Alam mo yun, hanggang group chat ka lang mayabang. Kilala mo kung sino ka. Susunod, si number 8, si Takisa. Takot sa asawa. Nangunguna. Ganito, awa tayong lumayo. May naging isyong ganito dati. Pongkan na Aerox. Alala niyo yun, nakita nung asawa niya na may angkas siyang kabit niya. Anong nangyari? Kinalad ka ni Mrs. si Kabe. Alam mo, dapat nakinalad yan doon yung lalaki. Bakit? Dapat pinasagasaan pa sa motor yun. Hindi! Yung mga pagkakamali tayo pwedeng itama in the future. Hindi sa motor yun. Tulad nga na sinasabi namin, ang pagiging kamote, hindi lang sa lansangan natatagpuan, pati sa katauhan. Number 9. No license endo rider, puta. Ito yung mga the best. Nakaikot ng Pilipinas. Nakapag-ride kung saan-saan nang walang lisensya. Literal na wala. May kilala kong ganyan. Oo, at huwag mo nang babanggitin kung sino yun. Napaka-the best yan. Magagaling na rider yan, sa totoo lang. Wala kaming masabing pangit dyan. Pero hindi talaga yan kumukuha ng mga lisensya. At ang sinasabi nila, wala daw thrill. Oo, walang thrill. Siyempre, kapag reset, magpikleto ka ng ORCR, lisensya, ang pangit, pitigil ka lang, ay nahuli ako. Pero kasi kung may lisensya ka, ay wala ka, dabi. Pero guys, kung tutuusin, huwag niyong gagayahin yun. Dahil hindi magandang ehemplo yun. Oo, mas tama. Okay nang safe ka sa, komportable ka na kaya mong ipakita na meron kang lisensya, na meron kang iharap na proper document, kahit ang checkpoint man yan. Tama. Kaya ikaw, Pongkan, nakargado ang kamay, ayusin mo na yung papeles mo sa Makati! Hindi ba yung ano? Yung kapula? Hindi! May kilala ikaw, ko ng kapula! Ikaw, Orange! Ayusin mo na yung papel mo sa Makati! May nakikita yung kilala ko na kapula. Sabi mo, kargado ang kamay mo, naka 63mm borga! Paayos mo na yung papel mo sa Makati, humingi ka ng tulong kay Mark Christian! Pagkasampo! Ito yung pinakamatindi! Untouchable. Sila yung mga tipo na tao na sa sobrang traffic sa EDSA, nagagawa pa rin nilang sumingit-singit nang walang nasasagi. Oops! Big example! Ang aming kaibigan, si Kali GP. Namin idol, si Kali GP. Tang ina kahit anong traffic, sisingit at sisingit, pero walang tinatamaan. Alam niya, karera daw sa EDSA na traffic. Oh. Simula sa MOA hanggang FM North. Sinabi yung kaway na doon. Basta yung matindi yun eh, sinabi sa Aerox na... Kasi yung makakatalo sa kanya, bibigay niya Aerox niya. Wow! Pero kasi yan si Kali GP, skills talaga yan. Oh. Skills na, wala kaming masabi. The best yung skills niya. Si Kali GP, hindi kargado ang motor, pero kargado siya. Hindi, kargado na siya ngayon. Naka 61 yun. Oo, correct. Naka 61 mo siya. Oh, pero kasi, bawi lang kami. Tinira ka na namin. Okay, pre. So, only drive safe, guys. Okay, so, tapos na yung top 10 natin. Okay. So, ito. Ito yung pinakatanong namin. Na sinasabi namin, mabibigyan namin kayo ng libreng cup. Sa 10 na banggit namin. Ano ka doon? Yung kagad, ano ka doon? O, yung nagawa mo kahit isang beses. At ito ang sasabi, ito pa yung susunod naming tanong. Ano ka doon na nagawa mo? At ano yung ginawa mo para maitama yun? I-comment mo lang sa baba, sa video namin na to. At kung sino may pinakamagandang sagot hanggang December 5, mamimili kami, bibigyan namin ng isang cup ng Sibakerox ng Okada. Okay? So, ito na lang guys ha, lagi nyo tatandaan yung palagi namin sinasabi na strive for progress, not perfection. Oh, kasi mga pare ko, yung walang perfecto sa mundo, pero hindi ibig sabihin yung hindi tayo pwede umabante. Kami lang kasi ito. Sana, sa vlog namin na to, walang sumamaan loob, sinasabi lang namin ang totoo. Tanggap namin kung mabasyo kami, pero kasi yun talaga nakikita namin sa lansangan, sa dami ba naman ng... lugar, daming biyahe na aming pinagdaanan, lalo na aming dalawa. Okay, so, dito na nagtatapos tong video natin. Kung nagustuhan nyo tong vlog namin, kung medyo na-entertain namin kaysa kagaguhan namin na to,
Just click subscribe. At ay, kita niyo yung maliit na bell button. Click niyo lang yan para updated kayo sa Sibakayrox ng Okada, okay? So, ride safe again, mga kasibak. Mahal namin kayo. Kita-kita tayo sa daan soon, alright? Ride safe. Bye-bye. Bye.